In this video, I'm going to show you how to compute the area of a triangle for the given base and height using C++ program. We will create C++ program that will accept two numbers for the base and height, and the program will compute for the area of the triangle. So this is the algorithm or pseudocode, whatever you call it. Before we proceed, let us define what is the area of a triangle. The area of a triangle is half of the base times the height. As you can see, we have the following formula to compute for the area of a triangle. A is equal to B times H divided by 2, or A is equal to B times H times 0.5. Area is equal to the product of height and base divided by 2. We can also replace the divide by 2 with times 0.5. These two formulas will compute for the area of a triangle. So mag-code na tayo using ONLINEGDB. Naka-open na yung aking ONLINEGDB para mag-code na tayo. First, lagyan natin ng mga headers since we will be using cout and cin for our output and input. Declare natin yung IO stream library and the namespace std followed by main function. Lines. Then we have integer main function. Then open curly bracket. Okay. Next is the declaration of the three variables. I will declare them as float since we will be using division operator. The value of area may come in fraction. So nilagyan ko ng single line comment, no, para mas ma-documented yung ating program. So yan. So nilagay ko sa dulo. By the way, yung single line comment, no, pwede siyang solo niya sa isang line or pwede mo siyang i-combine sa another line. Okay? So yun nga lang, so dito niyo i-position sa dulo yon. Okay? So for this first version, one cin statement lang ang gagawin gagamitin natin to enter for the base and height. So maglalagay muna ako ng prompt. Yan. Sabi niya, enter for the base and height. Then, yung cin, para makapag-input tayo ng base and height, yung value, papunta yan sa b and h. So, maglalagay ako ng cin dito. So, pwede natin i-position sa dulo, no? Or pwede rin dito. Yan. Pero ako mas gusto ko sa gilid, eh. Yan. Yung katabi ng prompt. So, itong ano ginawa natin, no, dalawang or multiple variables sa isang cin, it is allowed, no, sa karamihan mga programming languages, even in Java, even in Python. One is one input statement for several variables. So may input na tayo at this point. Ang susunod natin is mag-compute tayo ng area of a triangle. Of course, lalagyan din natin muna ng comment, no. This time, tayo ng comment sa separate line niya. So dito natin ilagay. Yan, at least nare-realize nyo, no, na yung single line comment pwede siya sa one line or pwede rin siya i-combine with other statement. So for the formula of a triangle, we can use either of these two formulas, di ba? Pinakita ko sa inyo yung dalawang formula kanina, either divided by 2 or multiplied by 0.5. So ito, okay, pantay lang natin. So gamitin muna natin yung divide by 2. So finally, ang gagawin natin is print natin yung output o yung area of the triangle. Lagyan natin lang ng isang blank line. So this time, ang gagamitin ko yung ano, no, yung backslash n kasi dun sa aking mga other videos madalas kong gamitin, no, yung endl to print blank line. So this will separate the input section from the output section. Ito kasi yung ating input section, ano? Kaso ito, no? Then ito yung ating output section after natin mag-compute ng area of a triangle. So, display na natin yung ating area of a triangle. Ito yung ating output. And pantay ko lang. Okay. Then, of course, yung last line natin, yung ating return 0. Okay. Yan. So try natin, i-run. Tingnan natin kung tama yung ating program.
Alright. Mukhang walang syntax error. So, nag-run siya. Sa pag-enter natin ng input, the two numbers must be separated by space. So, i-try natin yung 8 and 6. So dapat be, may space in between. Okay? Then, press enter. So, yun. Sabi nga natin, 8 times 6 is 40. Divide by 2 is 24. So, tama yung ating computation. Okay? Actually, pwede rin ganito ng pag-input, no? Let's say 8, tapos bigla mo na enter. So, hindi yan titigil hanggat hindi ka nakakapag-enter ng second value for your variable h. So, enter natin this time is 5. So, 8 times 5 is 40, divided by 2 is 20 ang ating area of a triangle. Run natin ulit. So, this time, ang i-enter ko is 5 and 3. So, nakita nyo, no? Merong fractional part yung ating output. Okay? Kasi, dineclare natin siya as float. So, pakita ko sa inyo, ha? Kung ito'y integer, na, yung pagkakadeclare mo rito, pag nira natin yan, at in-enter natin yung 5 and 3, nakita nyo, 7 lang. Which is kulang, no? Nawala yung 0.5 na truncate. Okay? So, ibalik natin ulit yung float. So, dapat ito talaga yung maging output mo. 5 and 3, which is 7.5. So, dito pinakita no, na importante yung types of variable. Particularly, pag may division na involved. Dapat float ang variable declaration mo instead of integer. Otherwise, hindi mo makukuha yung accurate result ng computation. So, this is the first version ng ating program. Two variables on one sin statement. So, for the second version, konting modification lang ang gagawin natin dito. Maglalagay tayo ng separate C in for each variable. Then, we will put C in beside the C out na may prompt. So, magkakaroon din siya ng sarili-sarili niyang prompt. Okay? So, papalitan natin to. Iiwalay natin siya, no? Instead na isa lang. So, tig-isa na sila. So, tanggalin ko na to. Ito ang ipapalit ko ngayon dyan. Yan. Okay? So, for this version, try naman natin yung second formula. So, ang gagawin natin, comment out ko itong ginamit natin kanina. Ito naman ang gagamitin natin. So, run natin and let's see kung okay ang ating program. So, again, I'm going to use 8 and 6. 24, tama. Then, try naman natin yung may fractional part na 5 and 3, 7.5. Tama rin. So, this is the second version of our program. One C-in for each variable. So, dalawang C-in natin dito. Okay? Ang next version na gagawin ko ay medyo advanced topic to sa C++. No? Magkikreate tayo ng user-defined function para makapag-compute tayo ng area of a triangle. Don't worry, kahit hindi nyo ito paalam sa ngayon, madali lang naman ito maintindihan. I am going to demonstrate to you how to create user-defined function. So, sa pag-create ng function, we need to define a name. So, yung rules ng naming a function, the same din, no? Ng pag-name ng variables. So, we will just use lowercase letters. So, in this video, I'm going to show you two syntax of user-defined function. First syntax ng function, with parameter, no return value. So, pag walang parameter yan, so dito natin lagay, baba ko lang to. So, dapat ang first word niya is void. Then, lagyan natin ng n bracket. Okay? Take note na yung first word dito na void refers to the type of return value. Since wala tayong return value, meaning, hindi tayo nagbabalik ng value sa main function. Siya kasi yung magiging calling function. Eh, no? So, void ang nilagay natin. So, sa ating second syntax, magkakaroon tayo ng return value. Papakita ko sa inyo yung mamaya. Ang function name natin, bali na na-define, is compute area. Okay? So, ito yung magkocompute ng area of a triangle. So, need nating i-move yung mga lines na nagkocompute ng area from the main
to the compute area. Asan ba yun? Ito yun, di ba? Yung nagko-compute. Okay? Then, sama na rin natin yung output. So, control X ko na lang dito. Sorry. Sama ko na to, no? Control X na lang. Then, control B. Okay? Then, yung pinag-alisan niya, dito natin lalagay yung function call na compute area. So, ipantay ko lang. Then, tanggalin ko itong extra line dito. Tingnan natin. So, ganyan lang kadali anong first syntax ng function. Kailangan natin ng ano no, ng two parameters kasi yun ang galing sa input na ipapasa natin dun sa ating function. Tapos si function, kailangan niyo compute-in yung area. So meron pa tayong kailangan gawin dito. Tingnan niyo tong sa main natin, hindi naman tayo gumamit ng variable A. So ililipat natin tong variable A sa ating function kasi dun siya ginamit eh no. So float A. Yan. Try na natin. I-run. So, 8 and 6. So, tama siya. Then, try natin ulit. 5 and 3. Tama na naman siya. Pakita ko lang sa inyo yung code. So, kung mapapansin nyo, no, medyo humaba yung ating program. Kasi nga, ang function, okay siya kung paulit-ulit mong i-call yung block of codes na pagkukumpit ng area. Para lalo nyo ma-appreciate yung function, no? Panoorin nyo na lang yung isa kong video about user-defined function. So this is the third version of our program using function with parameter and no return value. So ang susunod nating version na gagawin, no? Yung second syntax ng user-defined function. So yun yung i-demonstrate ko sa inyo. Yung may passing parameter at mayroong return value. Gagawin natin yung compute area function is strictly para mag-compute lang. So tatanggalin natin yung printing part, okay? So ibabalik natin sa ano no, sa main itong pagpi-print, ayan. Then ito instead na A dito, so yung dito ko na lang ilalagay yung pagko-call. Yan. Okay? So, tanggalin natin ito. Sumubra yung... Alright. Then, kailangan, meron na itong return value. Okay? So, ang return value natin value dito is A. So, return A. Yan. So, medyo mahaba yung ating program. Okay? Kasi nga, dito pinakita naman yung merong return value yung ating function. So, pagkatapos niyang kinumpit yung area of the triangle, then return A para ma-receive naman ng main. So, run natin. Tingnan natin kung tama yung ating program. So, nag-error tayo, no? Wait lang kung ano yung error na yun. Okay, nag-error yung ating program kasi nga meron na tayong return value pero naka-void pa rin to. So, kailangan palitan natin. No? Kung ano yung type na nire-return natin, which is A, float yon. So, float ang ilalagay natin dito. Okay? So, para makorek yung problem na to. So, run natin ulit. So, yun. Wala nang error, no? So, 8, 6, so 24. Try natin ulit yung second data natin. 5 and 3, 7.5. So, tama yung ating program. Okay? So, ito yung ating function na may parameter at mayroong return value. This is the fourth version of our program using function with parameter and with return value. So, yung last version natin, konting modification na lang dito. So, gagawin natin instead na meron pa tayong variable dito, no? Okay. So, tanggalin na natin to para tipid tayo sa variable. Okay. This time yung isang gamitin ko, no? Comment out ko na lang tong isa. I-return natin yung mismong expression. So, pwede rin yun. So, ito, wala na ito. No? Para medyo makatipid tayo ng lines. Kanina kasi, no, ang return value natin is
variable. This time, ang return ni return natin is expression. So pareho lang din naman 'yon. So run natin. So 8 and 6 24 tama. So run natin ng isa pa. 5 and 3 7.5. So tama yung ating program. So this is the final or version 5 ng ating program para sa pagko-compute ng area of a triangle. Tipid sa variable, hindi na tayo gumamit ng variable A. So we are done. Kung marami kang natutunan sa video nito, baka naman pwedeng pa-click ng like button. At kung bago ka lang sa aking channel, baka naman pa-subscribe na rin. At idamay mo na ang notification bell button para lagi kang updated sa susunod ko pang mga tutorial videos. Thank you for watching!